inihahandog namin sa inyo ang isang dulang patungkol sa dalawang taong nagmamahalan ngunit magkaiba ang pinaniniwalaan. Ito ay ang dulang Moro-Moro. Mayroong dalawang pamilyang magkalaban at hindi magkasundo dahil sa pagkakaiba ng relihiyon. Ito ay ang pamilyang Saed na nanggaling sa relihiyong Muslim at ang pamilyang Gomez na mga Kristiyano. Matagal-tagal na rin ang hidwaan ng dalawang relihiyon. Walang nakakaalam kung kailan matatapos ang paglalaban ng dalawang panig. Isang gabi ay nagkaroon ng malaki at magharbong piging ang palasyo ng Haring Julio at Reyna Olivia. Ito ay ang pagdiriwang ng nalalapit na pag-iisang dibdib ng kanilang anak na si Prinsesa Olivia at Prinsipe Felipe. Mayong gabi sa tanan. Gusto ta mo pasalamatan sa iyong pagduaw sa among piging o kinaot na malipay mo karong gabi una. Nakitan ba ni mo ang atong anak, Julio? Wala. Ganihara ko siging libot sa akong mata o pangita sa atong anak. Apan wala yun ko kakita. Ikaw, prinsipe, kabantay ka sa prinsesa? Pasaylo ako, mahal nari. Apan pareha ninyo sa reyna, ganiha papud ko wala ka kita sa prinsesa. Andres, mamalihog ko pangita sa among anak. Ug aron makapagpasalamat to Diyos sa atong mga niduaw na bisita. Masundan, mahal na hari. Mahal na hari, mutabang ko og pangita sa prinsesa. Ayon na Prinsipe Felipe, hulatan na lang ang maabot diri ang prinsesa. Sa hardin ng palasyo ay nakaupo sa mahabang upuan ang prinsesa at nag-iisip ng paraan na hindi matuloy ang pagpapakasal kay Prinsipe Felipe. Ngunit laking gulat ng prinsesa nang may parang bagay na nahulog banda sa likod ng kanyang kinaroroonan. Hala, unsa to? Tulong! Kinsa ka? Prinsipe Omar? Anak ba ka ni Sultan? Prinsipe Omar, ano nangyari sa iyo? Halika na at aalis tayo. Baka makita tayo ng mga Kristiyano. Pero Khalid, yung mga paa ko ay sobrang sakit. Bilisan na natin at baka magsumbong itong nakakita sa atin. Sandali! May alam akong daanan na walang makakakita sa inyo. Prinsesa Olivia, asa naman ka? Merong tao. Sige na, umalis na kayo. Sundan niyo lang ang daan na ito at may makikita kayong maliit na pintuan sa dulong. Maraming salamat, prinsesa. Sana'y magkita pa tayong muli. Nakaalis na ang dalawa nang makita ni Andres ang prinsesa. Pansin nitong may kakaiba sa ikinikilos ng prinsesa, ngunit ibinaliwala na lamang ito at bumalik na sila sa pinangyarihan ng piging. Samantala, si Prinsipe Omar at Khalid naman ay nagmamadaling makalayo sa teritoryo ng mga Kristiyano. Malalago tayo, prinsipe, sa iyong ama at ina kapag nalaman nila ang pumasok tayo sa palasyo ng mga Kristiyano. Walang makakalam sa ating ginawa, Khalid. Itatago natin ang nangyari na parang wala alam. Kumusta na ang hirpa? Sobrang masakit na rin ba? Maniniwala ka ba, Khalid, kapag sinabi kong nawala ang sakit ng aking paa noong makita ko ang prinsesa? Sobrang bilis ng tibok ng aking puso kanina, Khalid. Sa tingin mo ba ay may gusto na ako sa prinsesa? Hindi maaaring magkagusto ka sa prinsesa ngayon, Prinsipe Omar. Alam mo namang mortal na magkaaway ang ating relihiyon sa kanilang relihiyon. Ngunit, bilisan na natin at baka hinahanap na tayo ng iyong ama't ina. Ilang araw na rin ang lumipas mula nang makita si Prinsipe Omar at Prinsesa Olivia. At sa pagkakataong iyon ay hindi inakala ng dalawa na hahanap-hanapin nila ang isa't isa. Mas lalong tumindi ang pagnanais na makitang muli ng prinsesa ang prinsipe, gayong isang araw na lang ay mag-iisang dibdib na sila ni Prinsipe Felipe.
Kaya't sa pagplano nitong pangtakas, ay sinigurado ng prinsesa na ang lahat ng tao sa palasyo ay abala sa paghahanda ng kanilang kasal. Patakbong pumunta sa hardin ang prinsesa na kung saan ay may nakatagong pintuan. Malayo-layo na rin ang prinsesa sa kanilang palasyo at sa pagmamadali nitong makatakas ay meron itong nabangga. Aday! Omar! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka napunta sa lugar na ito? Tulungan mo ako, Omar. Ilayo mo ako sa pamilya ko. Pero... Nagmamakaawa ako. Hindi na muling nagtanong si Prinsipe Omar at dali-daling tinulungan ng prinsesa na makalayo. Bit-bit ng prinsipe ang saya sa kanilang paglayo. Ngunit, nandoon ang pangamba na sa kanilang desisyon ay may kaakibat na malaking gulo. 2 linggo na rin ang lumipas nang nagpakalayo ang dalawa. At sa pagsasamang yon ay napagtanto at ramdam ng mahal na nila ang isa't isa. Kaya't napagdesisyonan ng dalawa na bumalik at ipaglaban ang nararamdaman sa kanilang mga pamilya. Ngunit sa pagbabalik nila ay malaking gulo at sugatan na mga pamilya ang kanilang nadatnan. Khalid! Ano nang balita sa paghanap mo sa prinsipe? Paumanhin, Sultan. Ngunit wala akong nakita ni Pakas ng prinsipe. Ay, naro si Minangay Watan, to! Alam ko po kung sino kasama ng prinsipe nang mawala ito. Angin! Patawad po at ngayon ko lang nasabi. Natakot po kasi ako sa pwedeng mangyari. At talo ka, Angin. Tu, kapat din. Nakita ko po nakasama nitong umalis ang anak ni Harry at Reynong Gomez. Sinundan ko po sila noon pero... dahil nagmamadali sila, ay nawala na sila sa aking paningin. Anong sabi mo? Bakit nakasama ang anak natin mga kalaban? Hindi ko po alam, Sultana. Khalid, maghanda ka at pupunta tayo ngayon sa Makristiano. Nang papaalis na ang pamilyang Saed kasama si Khalid at ang katulong nilang si Maimona, ay hindi nila inaasahang nasa labas at naghihintay ang pamilyang Gomez kasama ang Prinsipe Felipe at Andres. Dala-dala ang kani-kanila mga sandata ay nakaharap ang mortal na mag-aaway at handa ng makipaglaban. Ilabas na inyong pastangan na anak ang aming anak. Kami dapat ang magtanong niyan. Anong ginawa ng inyong anak para sumama sa kanya ang aming anak? Nakita ng aking dalawang mata na ang anak ninyo ay pilit na sinasama ang aking mapapangasawa. Hindi yan magagawa ng aking anak! Hindi rin magagawa ng anak kong sumama sa kinamumuhian ng aming pamilya. Kung hindi nyo ilalabas ang aming anak ay magkakamatayan tayo dito ngayon. Hindi namin kayo aatrasan! Ang magkaibang relihiyon ay nagsimula ng mag-away. Gamit ang kani-kanilang mga sandata, ay walang gustong sumuko kahit sila ituguan na dahil sa mga natamong sugat. Natigil lamang ito nang may narinig silang sigaw di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Nakita nila ang mga anak habol-habol ang hiningang papalapit sa kanila na may takot sa mukha. Ngunit habang papalapit ang dalawa ay bigla na lamang sinugod ng saksak ni Prinsipe Felipe si Omar. Natumba si Omar dahil sa natamo nitong sugat sa tagiliran. Dali-dali namang kinuha ni Felipe si Olivia at inilayo sa paparating na ama't ina ni Omar. Lumapit si Andres sa Harry at Reyna at napagdesisyon ng umatras dahil sa natamo nilang mga sugat. Sa paglisan nila ay nagpupumilit pa si Prinsesa Olivia na makatakas ngunit wala siyang magawa dahil gapos-gapos siya ni Prinsipe Felipe. Julie. Yeah.